Sino ba ang dapat na kilalaning Dakilang Bayani? Si Rizal o si Bonifacio? Sinasabing si God Jose Rizal ay naging pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang paglaban gamit ang pluma. Sa kanyang mga akda ay namulat ang kaisipan ng mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng bansa. Habang si God Andres Bonifacio ay namuno sa himagsikan laban sa mga Kastila. Gumamit siya ng itak at lakas sa pakikipaglaban. Bagamat parehong lumalaban para sa kalayaan ng bansa sa magkaibang pamamaraan, naging malaking usapin rin kung sino sa kanila ang higit na nagpapakita ng kabayanihan. Sino mga bata talagang Dakilang Bayani para sa iyo? Si Dr. Rizal ba? Si Andres Bonifacio? Siyempre, si Dr. Rizal talaga yung para sa akin. Sir, ano bang Dakilang, sino bang Dakilang Bayani para sa inyo? Si Dr. Rizal ba? Si Andres Bonifacio? Si Rizal. Sa Dakilang Bayani pa si mo, si Dr. Rizal ba? Si Andres Bonifacio? Si Jose Rizal. Bakit? Since nakanoon ba nagpamatuod na siya din ang kuhan ng Dakilang Bayani sa Pilipinas, so mag-stick na lang sa ano. So kuya, ano bang Dakilang Bayani pa sa iyo? Si Dr. Rizal ba or si Andres Bonifacio? Bonifacio. Bakit? Kasi pagka si salitang bayani is physical talaga ng paglaban si Bonifacio sa mga dayong. At sa kang Dr. Rizal naman is gamit niya sulat lang. So, base sa panahon natin ngayon, kapag sulat lang yung ginamit, parang wala lang. Binaliwala lang, kaya lang sinuging. Kapag pinaglaban mo gamit ang lugo mo, is talagang napalaya na yung Pilipinas sa bansa ng mga, ay sa, ano, sa damay ng mga mga ito. So, si Rizal sa Andres Bonifacio. Ang argumento nito ay partulit na inihimba. Kung sino nga ba ang kanila ang Dakilang Bayani ng Pilipinas? So, si Rizal sa Andres Bonifacio. Pareho sila may prinsipyo at hangarin ay paglaban ang karapatan ng mga Pilipino at kamuning ang kalayaan ng inang bayan. Bago magsimula ang debate ito, ay papakilala muna ng mga magdedebate ang kanilang mga sarili at kung sa tuwot kung kanina sila kapay. Kung mga Bonifacio o mga Rizal ba sila? Magandang gabi mga kaibigan. Ako nga pala si Derek Atlas. At ako nga pala si Peter Nebel Jr. At kami ay kumakanin kay Andres Bonifacio. Ako nga pala si Stanislav Luna. At ako nga pala si Daniel Jr. At kami ay nangigigan kay Rizal. Alright, salamat sa pagpapakilala sa inyong mga sarili. At ngayon, ay alako na tayo sa debate sa tabi ngayong gabi. Kung ano ang bayan? Si Jose Rizal o si Andres Bonifacio. Simulan natin sa team Bonifacio. Kung ako ikaw kaibigan, mapalitan mo si Bonifacio sapagkat lumaban siya at ang pagkakas. Kung babasahin natin ang kwento ng tugad namin, manalaman mo ang kanyang harapan. Handa talaga siya magbuwi sa kanyang buhay na para sa bayan. Subalit kaibigan, hindi na ikaw ay nagkakamalit. Inunto ng isang tanik na paglamang walang dugo
pagiging malalita ay kaya sa pagbubong ng pagkatao ng isang bayani. Ngayon na ang mahalo ng musga kung sino ang tunay na bayani ng Pilipinas. Sa isip, sa salita, sa gawa. Sa Rizal Babs, possible impression. Itinuro sa ating simula pa noon ng pambansang bayani ng Pilipinas ay si Dr. Jose Rizal. At hindi natin may pagkakailan na isa siya sa mga bayani. Subalit para sa akin ay kinikilala kong dakilang bayani ay si Andres Bonifacio. Sapagkat siya ay bukod tangin nagtatag at nangulo sa katipunan upang malaban at mapigil ang kolonyalismo sa bansa. Lahat ng kinikilala nating bayani ay dakila, sapagkat binigyan nila ang kanilang buhay upang may paglaban ng ating inang bayan. Nakipaglaban gamit ang katalinuhan kagaya ni Dr. Jose Rizal. At may nakipaglaban din gamit ang tapang katulad nila Andres Bonifacio. Ay iba pa ay iisa naman ang layunin. Iba-iba naman ang pamamaraan ng kanilang pakikipaglaban. Ay iisa naman ang layunin yun ay makalaya sa kamay ng mananakop.